Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at mga taga-subaybay na si Philippine Army AFP at si Mary Grace Demilio Mangilay. At ang request ni Philippine Army AFP ay ang pagkumpara tungkol sa armed forces ng bansang Hungary at Pilipinas. At sa request naman ni Mary Grace Demilio Mangilay ay ang pagkumpara ng military sa Sweden at ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, unahin natin pagtalakay ang bansang Hungary. Ang Hungary ay isang landlocked na bansa sa Central Europe na ibig sabihin wala itong dagat dahil napalibutan ito ng maraming bansa at nakaborder siya sa bansang Slovakia sa north at Ukraine naman sa northeast at Romania naman sa southeast at Serbia naman sa south at Croatia at Slovenia naman sa southwest at Austria sa west. Ang Hungary ay may populasyon na abot sa 10 million at ang Budapest ang kanyang capital city. Ang armed forces ng Hungary ay may lakas na 37,000 active personnel at may 20,000 na reserve at mayroon silang military budget na abot sa $2.2 billion. Ang Hungary ay may rank na 57 out of 142 sa Global Military Power Ranking. Ang Hungary Army ay may total of 208 units of main battle tank at ang 164 unit nito ay ang T-72 MBT or main battle tank na galing sa Germany. At ang 44 units naman ay ang Leopard 2 MBT or main battle tank na galing sa Germany. At ang Hungary Army ay mayroong total of 580 units of BTR-80 amphibious APC o armored personnel carrier na sila mismo ang gumawa sa Hungary. At mayroon pa silang 255 units of Lynx infantry fighting vehicle na sila rin mismo ang gumawa. At para naman sa kanilang air defense, ang Hungary ay mayroong 44 units of Tu-12 KOB or KUB surface to air missiles na sila rin ang gumawa kasama ang Poland at Russia. At mayroon pa ang Hungary na 47 launcher of Mistral surface to air missiles na galing sa France. At mayroon pa ang Hungary Army na 186 unit of NASAM surface to air missiles na galing sa US. Ngayon punta naman tayo sa Hungarian Air Force. At ang Hungarian Air Force ay mayroong total of 12 multi-role fighter at ito ang JAS 39 Gripen na galing sa Sweden. At ang Hungarian Air Force ay mayroong 8 units of MIL-MI-24 attack helicopters na galing sa Russia. At Hungary ay wala silang naval forces or wala silang navy. Siyempre, wala silang dagat na sinasakupan. Pero noong World War II ay mayroon silang navy kasama ang Austria. Ito'y tinatawag na Austro-Hungarian Navy noon yon nung panahon ng World War II. Ngayon punta naman tayo sa request ni Mary Grace Demilio Mangilay tungkol sa armed forces sa Sweden. Ang Sweden ay isang Nordic country sa Scandinavian country sa Europe
na naka-border sa bansang Norway sa west at north at Finland naman sa east at Denmark naman sa southeast. Ang capital city ng Sweden ay Stockholm. Ang Sweden ay may populasyon na aabot sa 10.4 million. Ang Sweden ay isa sa pinakamayaman na bansa sa mundo. Ang Sweden Armed Forces ay malakas na 23,600 active personnel at 31,000 na reserve. Ang Sweden Military ay kahit kakaunti lang ang kanilang sundalo dahil 23,000 lang ito. Pero ang Sweden Armed Forces ay isa sa pinaka-powerful o pinakamalakas sa buong mundo dahil nasa 27 rank ang Sweden out of 142 countries in Global Military Power Ranking. Ang Sweden Army ay mayroong $6.5 billion budget at may total of 122 units of main battle tank. At ito ang Stridwagen, ay wanko paano ito pronounce, na mayroong 122 na units na sila rin mismo ang gumawa sa Sweden. At mayroon pa ang Sweden Army na 354 units of STRF-904 infantry fighting vehicles na sila rin mismo ang gumawa. At ang Sweden Army ay may total of 316 armored personnel carrier. Ito ang PAT-6BFC na galing sa Poland. At ang Sweden Defense ay mayroong 50 units of RB-523 BMSA surface-to-air missiles na sila rin mismo ang gumawa. At mayroon pa ang Sweden na 73 units of RBS-70 surface-to-air missiles na sila rin mismo ang gumawa. At mayroon pa ang Swedish Army na tinatawag na RBS-98 na galing sa Sweden. Isa itong surface-to-air missiles na kung saan mayroon silang 16 na batteries. At mayroon pa ang Swedish Army na RBS-97 na galing sa US. Isa din itong surface-to-air missiles na kung saan mayroon silang 28 na units. At mayroon din ang Swedish Army, mayroon silang LB System 103 Patriot surface-to-air missiles na kung saan mayroon silang 4 na batteries. At ang Swedish Air Force ay may total of 94 units multi-role fighter. Ito ang JAS-39 Gripen. At siyempre sila mismo ang gumawa. Ito yung pinakaprodukto nila. At marami din silang transport helicopters at mga combat helicopters gaya ng Black Hawk na kung saan mayroon silang 50 na units. Ito ay galing sa US. Ngayon punta naman tayo sa kanilang Navy. Ang Swedish Navy ay mayroong 6 na attack submarine na sila rin mismo ang gumawa. Ito ang Sakmanland class na may 2 submarine at ang Gulan class na may 4 na submarine. At mayroon din ang Sweden na 7 na units na missile guided corvette. Ito ang Gotland class, mayroong 2 barko at ang Visby class na mayroong 5 na barko. At mayroon pa ang Sweden na 3 minesweeper na sila rin mismo ang gumawa. Ito ang Custer class na may 5 na barko at ang Styro class na may 4 na barko. At mayroon din ang Sweden na isang unit of offshore patrol vessel na sila rin ang gumawa. Ito ang Karlskrona class. At marami din silang mga patrol boat na hindi na lang natin sinama. Halos 99% sa kanilang mga weapons at equipment ay ang Sweden mismo ang gumawa. At nag-i-export pa sila ng mga malalakas na armas o military assets sa ibang bansa gaya ng kanilang JAS Gripen. Dito natin makikita na napakalakas ang Sweden sa kanilang military kahit 23,000 lang ang kanilang mga sundalo. Ang Hungary naman subalit malakas ang kanilang army o ground forces at ang kanilang air force pero tinalo pa rin sila sa Pilipinas sa World Military Power Ranking. Dahil ang Pilipinas ay nasa 51, sila naman ay nasa 57 dahil wala kasi silang Navy or Naval Forces. Dahil wala naman silang dagat eh. Ang mayroon lang sa kanila ay swimming pool na hindi pwedeng lagyan kahit BRP pambot. Kaya nilagay na lang sila sa pang 57 rank. At masaya naman sila sa kanilang ranggo. At ang Pilipinas ay wag na lang nating ikumpara sa Sweden dahil napakalayo. Isipin nyo na lang ang kanilang main battle tank, ang multi-role fighter at ang surface-to-air missiles at submarine, ang Sweden mismo ang gumawa. Hanggang sa susunod, maraming salamat.